Current COVID-19 alert levels in the Philippines will stay for now. Most of the country, including Metro Manila, were placed under alert level 1 from July 1 to July 15. The palace says the COVID-19 interagency task force will meet on Monday, July 18, to review the classifications. Cases in the country have been rising in recent weeks. On Friday, over 2,500 new infections were recorded, the highest daily tally in almost 5 months or since February 16. According to Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, a 40% to 50% increase in cases has been observed in the last 3 weeks. Dengue cases in Central Visayas also rising. The region's health department office says more than 8,000 cases of dengue have been reported since January this year. That's the highest number that the region has logged in the last 3 years. 52 patients have already died. Now, the National Children's Hospital in Quezon City also on alert as it admits up to 3 dengue patients per day since the start of the month. That's far from the previous months where they only saw 1 to 3 dengue patients a week. We have a dengue rapid response guidelines. So in the event na sobrang dami na talaga yung patients namin with dengue, we are about to open an area wherein we can admit more patients. And also, we also have the dengue fast lane para yung mga patients who are iniisip natin na may dengue, mas mabilis silang makakapila and then we can manage them ASAP. The earlier the intervention, the better. So the advice is basta may fever of 2 days duration, seek early consultation para ma-evaluate po. Kasi usually yung dengue mortalities, ang usual cause po niyan is late consultation. The health department attributes the rise in cases to the rainy season. Now, the agency is considering the use of dengue vaccines in response to rising cases. The Philippine Education Department urged to delay the opening of classes. Teachers groups say they won't have enough rest before the official school year begins on August 22. Hindi sa matter of right, no? Ulitin ko lamang po na hindi namin ito sinasabi dahil gusto namin magpahinga. Ito po ay karapatan po ng mga teachers. No? At napaka-essential po no? nitong pahinga na to, no? Para doon sa physical, mental, no? And syempre no, yung aming emotional no, na preparedness no, pagpasok po no, pagdating ng pasukan. Kaya po kinikilala ito ng batas, no? We have more than enough no, civil service rules no, para ito ibigay, no? So sa tingin namin dapat pong tignan ito no, ng ating mahal na kalihim no, Inday Sara Duterte, no? Kaya po gusto po naming makipag-usap. Kami nagulat na nauna pang lumabas yung DepEd order hinggil sa bagong kalendaryo for the next school year. Pero wala pang DepEd order hinggil sa computation ng proportional vacation leave ng ating mga teachers. No? Ito sana yung dokumento na nagtatakda na ito yung bilang ng araw ng pahinga ng mga guro para sa school year na ito. No? At sa minimum nga, dapat 2 buwan nito. Ibig sabihin na talagang sinasagad no yung lakas ng ating mga kaguruan, sinasagad yung oras ng ating mga kaguruan. Kaya sabi nga ng mga teachers, yung bakasyon daw, baka na lang yun, baka no. It's no longer a reality sa part ng ating mga teachers. A group of private schools meanwhile recommends to continue the implementation of the blended learning system. The group says the system helps equip students with the fundamental skills needed for today's job market. Ang implikasyon niyan, pag hindi natin yan natugunan, yung mga batang ito, eh mahihirapang makiangkop sa kahingian ng daigdig ng trabaho. Lalo pa ngayon, ang digital economy, ibang klaseng mga skills na ang kailangan. Kaya nga nalulungkot kami, no? Kapag nag-F2F tayo, nawala na yung amount ng digital learning, o yung pagka-blended niya nga, no? Eh, mas lalong matinding kawalan sa atin yan pag gano'n ang nangyari.